Ayaw kumita ng suicide. Kasi hindi nila alam kung after death, there is life. Okay po? So last is, after release, resolve. Natin, resolve. Again? Okay, class, sabay-sabay? Ano yung sabihin ng resolve? Decide firmly on a course of action. Eto, tayo po ba ay magkakaroon pa ng pagsubok? Dadaan, magiging maganda na ba ang buhay natin ng 2019? Magiging masaya ba tayo from January to December? Ano maganda sa January? January is what we call the reset button. January naman, mag-upis ka lang naman. Kaya maganda yung January, parang meron kang pwedeng pagsimulaan. Ang sabi ng Bible, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Hindi sinabing if you face trials. Sinabi nito, whenever. Ibig sabihin, talagang dadaan talaga tayo. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Tatlo lang ang araw na makukuha natin dito. Sinasabi dito, consider it pure joy. Bakit? Dito sa whenever you face trials. Ano ibig sabihin ng consider it pure joy? Perspective niya. Ayusin mo yung perspective mo sa buhay. Huwag yung puro negative. Dapat alam mo, alam ko kung bakit dumadaan sa akin to. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may dahilan. Okay po? Kapag daligaw ka, may dahilan. Kapag nasiraan ka, may dahilan. Pero yung daligaw kang alam mo, papunta ang Baguio, sa S-Lex na dumaan, tanong ko, N-Lex ang Baguio. Ibig sabihin, magtanong ka. Okay? Ano pa? Meron dahilan dito sa perspective na to, itong word na because. Ano yung because na yan? Purpose yan! Ano yung purpose na yan? To be proven solid. To be proven solid. Ano yung manig eh? Produces, your faith produces what? Perseverance. Kaya may perspective ka na, may purpose ka, at ito produces perseverance. Ang tawag natin yan? Fruitful. Wala kasi ako makitang P. Mali yung spelling nito ha? Nakituro mo sa anak ko na, basta nagay ko lang fruitful. Okay? So ano yung tatlo na matututunan natin sa James 1, 2, 3? Perspective, purpose, and fruitful. At sinabi sa James 4, iduktong natin. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Sabi nito, not lacking anything. Sa ibang version, and you will have everything you need. Kasi natuto tayo eh. Okay, balikan muli natin Hebrews. Chapter 12, verse 1. Sabi nito, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and deceit that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa sa dinadaanan nyo. Tingnan nyo yung mga word. Tingnan nyo, we, let us, for us. Dahil kung sabihin, ba't ako lang dumadaan dito? Kanya-kanyang level niya. Hindi natin dadaanan yung dinaanan ni Job. Hindi na gagawin ng Diyos yan. Kasi napakahirap niya. Mamatay ka ng siyam na anak sabay-sabay, masira ang bahay mo, mawala lahat ang negosyo. Grabe. Ang ginawa lang ng Lord noon, parang diner lang niya si Satanas. Nasubukan si Job. Kasi napakalalim ng relationship ni Job sa Diyos. Yung sabi niya, pinanganak akong ubad. Mamatay ako. Ubad. Because he acknowledged the Lordship of God in His life. We didn't accept Jesus as our Lord or as our Savior alone. Kailangan i-accept natin ang Kanyang Lordship. He is Lord of all. The Lord of our lives. Alam natin yan. Kasi may nangyayari sa ating buhay na kailangan natin ng Diyos. So dalawa lang kailangan natin tandaan. Release and resolve. Ano yung release? Forget the past. Resolve. Focus on the future. Ayan, forget the past. Daanan mo ngayon. And focus on the future. Ang tanong, how do we stay on course this 2019? Dalawa na. Release and resolve. Ako po, simple. Pero kapag pinaplay natin ito, marami po tayo matutulungan. Kasi maraming tao nag-aanap ng sagot sa tanong ng kanilang buhay. Kailangan lang naman nila, i-release. Because something can hinder yung kanilang life to move on. And then resolve. Ano ba'y gagawin ko after I release things that can hinder my good future in life?
Okay po? So, mangyayari, tayo magiging blessing with others. So, anong gagawin nyo kung magiging blessing kayo with others? May mabibigbig kayo next Thursday. Lika, hindi ko rin tatapoy yung speaker namin. Parang makakalbo na. Ano yan? Ang saya-saya niya! Pero nakita niyo yung buhay niya, grabe. Alam niyo, minsan nakatingin kami sa mentor namin. Parang, yung buhay niya, hindi naman magkakala yung buhay namin. Kanya-kanya kwento lang. Kaya hindi dito palungkutan ng kwento. Okay po. Pag magte-testify tayo, hindi palungkutan. Okay, pasama anong galing. Si, ano nga, si Hayden po. Ay, kung tutusin, ayaw niya na ikwento lahat yung nangyari sa buhay niya. Wala, napipilitan lang siya para makita niyo paano ko dito sa Diyos. Di po ba? Hindi ito kayo nun, di ba? So, ganun, ayaw niya talaga. Ayaw niya. Kahit sinong tao na kausapin namin to invite them for them to, ano pala, testify here. Actually, talagang nahihirapan sila, ayaw nila. Pag gusto nila mag-glorify sa Diyos. Okay po? So, I'm encouraging you today. Alam nyo, if talagang, kung naniniwala kayo na totoo ang Bible, hindi ka agad talaga matatanggap ng tao yung mga bagay na sasabihin mo. But let us continue to pray for each and every one of us, our country, yung mga missionaries, yung mga pumunta rito, yung mga pupunta mga missionaries from other country. Ang dami yung bansa natin, tinitignan ng Asia. Kung saan pupunta, tutunod sila susunod eh. Kasi talaga parang may maganda mangyayari sa Pilipinas eh. Pero isang pinakamaganda mangyayari sa Pilipinas, katulad na sabi ng barat mo, na sana meron siyang marinig na Tagalog song sa langit na may mga Pilipinong ligtas. Bakit? Dahil in-apply niya na i-release natin ang mga bagay na hindi nakakatulong sa buhay and let us resolve something na para we can end our ways well. Okay po? So, palagpakan natin si Lord. Another call thing. So, let's end this in a prayer. Panginoon, salamat sa buhay. Salamat sa mga pagkakataon. Hindi po aksidente na kami nandito. We don't believe in coincidence. Kung sino lang pinapunta mo dito, Panginoon, Diyos, ninyo, gusto mo makarinig ang mensahe mo ngayon. Salamat din sa mga blessings na minsan hindi namin napapansin, napagpala mo kami. Nagising kami, may nakain kami, mayroon kami na isot na damit. Nakarating kami sa lugar na ito. Lot of blessings, Father, that you are continuously providing unto us ang dapat namin ipagpasalamat. Alam namin, Lord, na hindi namin alam ang bukas, wala nakakaalam ng future. But because we have you, Lord, ikaw na nag-direct sa amin para yung future na dapat kami puntahan ay akma sa disenyo mo sa aming buhay. Aalis kami sa lugar na ito, nabibig ng spiritual na pagpapala. And I pray, Father, that you will continue to bless us in all areas and aspects of our lives. Nawa mapansin namin yung salita at mabasa namin, maaral namin ito sapagat ito magtuturo sa amin paano gumawa ng bagay na tama sa iyong Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pupalayan mong lahat ng nandito. Ingatan niyo sila sa kanilang pag-uwi hanggang mamaya ang disipray in Jesus' name. God bless. See you next week.